Meron silang binabanggit na nire-refute ng mga talata sa atin, mga kaibigan, mga kasama, na kagaya for example, yung sa Isaiah 9:6. Yes. Oo. Itong sa Isaiah 9:6, sinasabi ng kanilang pagtuturo na yung kanilang pandoktrina na si Jesus Christ ay hindi daw siya yung tinatawag na Mighty God doon sa Isaiah 9:6. Siguro maganda ay basahin muna natin yung sinasabi ng Isaiah chapter 9, verse 6. Sige nga, Pastor Joel, pakibasa mo nga yung sinasabi dyan. Isaiah, ito yung prophecy na ginagamit natin ng na mga naniniwala si Jesus Christ. No? Yes. Ito yung ginagamit na talata ng majority of Christians na naniniwala si Kristo ay Diyos. Kasi sa prophecy pa lang, hinulaan na na itong ipapanganak ng birhen ay Diyos. Yes. Sige nga, pakibasa nga natin. Ito pong sinasabi ng talata sa ang salita ng Diyos Biblia. Lalo pa silang matutuwa dahil ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Okay. So, no doubt, lahat po tayo ay tinatanggap natin na yan po ay propesiya patungkol po sa magiging tungkulin at magiging misyon ng Mesiyas na hinulaan ng banal na kasulatan. Kaso nga lang, para sa mga kaibigan natin, mga Iglesia ni Cristo, mga kasama, Pastor Ryan, sabi nila, yun daw bata dyan, hindi daw siya mismo yung tatawaging makapangyarihang Diyos eh. Sabi nila, ito daw ay pangalan lang, yung kanyang titulo ang tinatawag pero hindi siya. Ano bang masasabi niyo doon? Ayun po. Tingnan po natin yung kanila pong paniniwala na kanila pong binanggit dito po sa God's Message. Yan. Apo, May 2007, pasugo. Opo, pasugo po ito, page 4 and 5. Ito po ay pinapaliwanag po nila kung ano po yung paniniwala po nila dun sa Isaiah chapter 9, yes, sige po. Verse 6. Gusto ko pong sipiin yung kanila pong sinasabi. Sabi po rito, sabi niya dito, yung reply po ng editor, since Isaiah chapter 9 verse 6 was originally written in Hebrew, it will be of help to consult the Jewish Publication Society of America, for instance, on how it renders the verse. So, ito po yung pagkakasabi dun sa Jewish Publication Society po. Sabi po dito, for a child is born unto us, a son is given unto us, and the government is upon his shoulder, and his name is called Pelehues El Gibor, Abiad, yeah. Sar Shalom. So, makikita po natin, ang susunod po na mahaba. mahaba po ito. Sabi nila, ito po yung pagkakasabi. More importantly, we could clearly notice here that the God, the mighty, or is also mighty God, refer to who is also wonderful in counsel, is none other than the everlasting Father himself. So, para po sa kanila, yung mighty God dito, hindi po si Christ. Kundi po yung Father. God the Father? O, yun po. Oo, tama. Yung po yung kanilang pinapaliwanag po dito. Actually, yan din yung narinig ko sa Facebook at nabasa ko kay Joe Ventilacion. Ganyan ang paliwanag niya. Opo. Ito po yung kanyang sinasabi. Uh-oh. Pero kung sisipiin po natin, yung sino ba yung mga nag-translate ng Jewish Publication Society? Yes. Ano po ba yung paniniwala nila? Yan ang maganda. Patungkol kay Jesus. Oo. Siya po ba ay ang Mesiyas o hindi? Oo. So makikita po natin na yung itong reference po na ito ay talagang makikita na may bias. Meron nga. Kapag ginagamit nila yung isang talatang ito upang patunayan yung isang punto na kaya nga tatanungin natin sila. Naniniwala ba sila na si Kristo ay si Jesus ba ay hindi Mesiyas o ang Kristo? Kasi ginamit po nila itong Isaiah chapter 9 verse 6 ng JPS. Ayun po. Oo, so ibig sabihin ay doon pa lang makikita natin na meron na silang maling interpretation. Opo. Kasi unang-una porque sinabi bang walang hanggang ama siya, eh sa ama lang tumutukoy ang problema dito, nakita natin mga kasama, ay doon lang siya nag-focus doon sa isang aspeto na yon na walang hanggang ama. Eh paano yung konteksto na ito ay propesiya tungkol sa anak eh, hindi naman tungkol sa ama eh. Di ba? Ang subject po na pinag-uusapan doon ay yung batang ipapanganak. Oo. At alam niyo po, yung termino sa Hebreo na walang hanggang ama, ito po ay literally is tinatranslate po na Father of Eternity. Pag sinabi ko kasi nating Father of Eternity, ay nangangahulugang ito siya ang source ng salvation. Sa kanya nagmula ang buhay na walang hanggan. Parang ganito, si Abraham,
bakit binago ng Panginoon yung kanyang pangalan from Abraham to Abraham? Lagi siyang father of nations. Pero hindi ibig sabihin siya yung hindi ibig sabihin na siya yung ano, no? Siya yung creator na, yes, ng tao, kundi siya yung source. Sa kanya nagmula ang yung bansang may blessing. So si Jesus Christ, pwede siyang tawaging father of eternity. Kasi sinasabi sa Hebreo dos gis, no? At sa Hebreo 4, 8 at 9, na siya ay founder of salvation or source of salvation. Yes. In that sense, nagiging ama si Jesus Christ. But not necessarily mean ay Diyos ama siya. Oo. Eh ngayon, eto, meron kasi silang mga early campus ng Pasugo, Pastor Joel. Yes. Doon ba sa kanila mga early Pasugo, itong Pasugo, ito yung official organ at magazine ng mga kapatid natin, Iglesia ni Cristo. Nagsimula po yan ipublish noong 1939. Okay? Ano ba ang interpretations ng mga ministro noon? Buhay pa si Felix Manalo na Sugo. Ibig sabihin, ito yung paniwala ni Felix Manalo. Anong paniwala ni Felix Manalo tungkol sa Isaiah 9:6? Sino ba yung tinatawag na makapangyarihang Diyos niyan, Pastor? Kaya medyo contradicting ito, Brother Juan. Kaya dito natin malalaman yung kanilang paniniwala. Kasi dito sa kanilang fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo, noong 1989, page 79, meron pong question and answer po dito ang sabi, is Christ the one referred to as the mighty one in Isaiah 9 verse 6? Yung answer po nila ay ganito, the verse does not say that the child is being prophesied will be called by the name Mighty God. Pero ang tanong kung ito rin ba yung paniniwala nila Manalo noon? Kung kung meron din ba silang publication na sinabi na Diyos din itong ang Almighty Father, pwede rin mag-refer kay Jesus Christ. Yes, ito po yung sinasabi po dito. Ito po ay isinulat ni Eranio G. Manalo. Kasama niya po dito yung namatay na si Dr. Cesar Castro. Ang pamagat po ng kanilang pulyetong ito na ginawa, yung Christ God Investigated False. Ito po yung sinasabi doon. Sa Isaiah 9 verse 6 na kanilang sinulat, His name shall be called Mighty God. Thus, in the former, God introduces himself as the might, Almighty God, whereas in the latter, God introduces a child, a son, to be born, whose name shall be called Mighty God. Ibig sabihin sa kanilang publication din, Brother Ronald, yung anak din, yung son, yung bata, tinawag din nila palang Mighty God. So parang medyo conflicting itong ideas nila na hindi daw tumutukoy doon kay Kristo, doon sa anak, pero sa kanilang publication, tinawag nilang Mighty God din, Brother Ronald. So Pastor, meron kayong karagdagan dito? Gusto ko pong ipakita mga kapatid, mga kaibigan, na yung Mighty God po dito ay sinasabi po sa Jeremiah chapter 2 verse 18. Ang sabi po ay ganito, sa Magandang Balita Biblia. Yes. Ika'y nagpamalas ng kagandahang loob sa libo-libo, ngunit pinarusahan mo ang mga anak dahil sa kasalanan ng mga magulang. O dakilang Diyos na ang pangalay Yahweh. Sabi-sabihin, yung sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6 na si Kristo, yung Mighty God, ay ang pangalan nito ay Yahweh. Yahweh. Kung titingnan natin yung word na Yahweh, sa kaisipan po ni Pablo, yung Lord. Sa kaisipan po ni Pablo, yung Lord po na yun understood ay niya, as understood niya, as a Jew. Alam nilang ito si Yahweh. Opo, yung sa God of Israel. Sa Greek po ay Kurios, pero kung sa Hebrews, pag mabasa po sila talata doon po sa Old Testament po, yung Kurios po na ginagamit po ni Pablo doon sa New Testament, ay mapabasa po natin doon sa Old Testament na yung Lord po doon ay Yahweh. Oo, yung tetragrammaton. Oo, napakaganda ng ating mga narinig ngayon, mga kaibigan. At ito, gusto ko rin idagdag to eh. Meron sila dito na lumabas sa kanilang unang issue ng Pasugo noong Agosto 1939 sa page 17. Ito po yung Pasugo, no? Ito yung official organ. Tingnan yung interpretation noong ni Ginoong Felix Manalo sa kung sino yung tinatawag na makapangyarihang Diyos. Ang batang lalaking ipinanganak na tinutukoy ni Isaias ay ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, no doubt. No question. Sinasabi ding siya'y aatangan ng pamamahala. Na ito'y pinatunayan ni Kristo nang sabihin niyang ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Pagkatapos na siya'y atangan ng pamamahala, siya'y tatawaging Diyos. Diyos. Ano po ang sabi ng Pasugo?
Hindi yung pamamahala ang tinawag na Diyos, mm-hmm. hindi rin yung pangalan, kundi siya ay tatawagin Diyos. So mm-hmm. noon, ang paniwala ni Ginoong Felix Manalo, ang kanyang interpretation, actually yung mga bagong ministro ngayon, maging si Eranio Manalo, iba na interpretation iba na. Nila eh. Mm-hmm. Oo, kaya nga I doubt na yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kasi meron silang sinasabi sa kanilang babasahin na wala daw pagbabago sa kanilang mga aral. Yun ang claim nila. In fact, ito ang sabi ng kanilang pasugo na lumabas noon sa pasugo 1996, no? December 1996, page 3. Isulat niyo po, mga kaibigan na nakikinig. Ang sabi po ng claim ng Iglesia ni Cristo, "The Church strictly upholds unity in its doctrines because it is one body. There is no conflict nor disunity in the teachings of the Iglesia ni Cristo." So, claim nila wala daw conflict o disunity pagdating mm-hmm. po sa teachings ng Iglesia ni Cristo. Pero dito ho, nakita nating maliwanag na sa paniwala ni Ginoong Felix Manalo, yung Isaiah 9:6, yung Mighty God, tumutukoy mismo kay Jesucristo. Kaya ang sabi nila, siya ay tatawagin Diyos. Mm-hmm. No? Yung bata mismo ay tatawagin Diyos. In fact, kung ating pong susuriin ay nagkakalaban-laban dito ang kanilang mga pasugo, mga yes. kapatid. Mm-hmm. For example, sabi nung sa 1939, ang tinatawag doon na makapangyarihang Diyos ay siya mismo. Mm-hmm. Kaya sila, ang sabi nila, kaya si Kristo ay Diyos na tinatawag na Diyos. Mm-hmm. So ang tawag nila kay Kristo ay Diyos. Kaya lang maliit na letter D, mm-hmm. parang sa saksi ni Jehovah. Yes, mm-hmm. Pero ngayon sa mga bagong labas na pasugo nila, mga kaibigan, suriin nyo, wala na kayong makikita ang ganyan statement. Bagkus, ang makikita po ninyo dito, for example, sa pasugo December 1953, page 49, mm-hmm. Ang sabi rito, "And His name shall be called Mighty God. Trinitarian overlooks even the elementary distinctions in the meaning of the words. Isaiah 9:6 does not say, 'Unto us a son is given, and he is or shall be the mighty God.' Mm-mm. But 'Unto us a son is given, and his name shall be called Mighty God.' A distinction that the Trinitarians apparently cannot see." Mm-mm. So dito naman sa 1953, ilang years ba ang pagitan nito? Siguro mga more or less 20 years. Mm-mm. Nagbago na. Sabi nila, hindi yung si Kristo ang mismong Mighty God, mm-mm. kundi yung kanyang name. Oo. Ngayon, eto naman. Noong 1975, pasugo, April 1975, page 11. Iba na naman ang kanila interpretation kung sino yung Mighty God sa Isaiah 9:6. Ang sabi rito ng pasugo, "It is not the state of being of the child or of Christ which will be called Mighty God, mm-mm. but the government that shall be upon the child. This government shall be called Mighty God. Ayun. So, ibig sabihin, sila mismo nagkakalita. Iba, iba. 1939, si Kristo mismo ay Diyos na tinatawag na Diyos. Mm-hmm. Namin ng pasugo. Yan ang paniwala ni Felix Manalo. Ngayon, noong 1953, yun naman daw pangalan ang tinatawag na Diyos. Noong 1975, yung government, yung pamamahala ang tinatawag na Diyos. In fact, noong 1977, sabi ng pasugo 1977, page 4, "The Mighty God in Isaiah 9:6 is not Christ but Jehovah himself." Mm-hmm. Yung sinabi mo kanina, Pastor Ayan, na yun daw yung Diyos Ama. Diyos kaya Ama. Mga kaibigan, mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, ito po ay kaya nga tawag natin ay biblically exposed. Wala ko kaming layunin na saktan kayo. Mm-hmm. Talagang masakit talaga ang katotohanan. Ito po ay challenge po sa atin. Lahat tayo may biases, Pero ang maganda kung tatanggapin natin, i-challenge natin yung ating mga biases. Kasi kung hindi natin i-challenge yung mga biases natin, maliligaw po tayo, mga kaibigan. Yes, correct. Mga kasama, meron kayong gusto pang idagdag tungkol dito? Pastor Joel. So dito, makikita po ninyo kaibahan ng mga aral. Mamaya, brother Ron, babanggitin pa natin ilang contradiction Sige. Nila dun sa ibang mga... Sige. So dito po, binabanggit din kasi, di ba, yung hindi nga sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. So dito po sa isang lathala po nila, yung isang pagbati ko sa INC, na mismo siya ay naniwala na si Kristo ay Diyos. Yes. So meron po dito na isinulat po, isa po nilang debater, na sa G. Teofilo si Ramos Sr., na naniwala siya na si Kristo ay Diyos. Ito po sa may pasugo, yan. October 1973, page 20. Ito po ay question and answer din. Ang tanong ay ganito, ano pa ang hula ni Isaias ukol kay Jesus?
Siya ay isang pastor na kanyang papasuriin ang kanyang kawan at dadalhin sila sa kanyang sinapupunan. Sangayon yun sa Isaiah 40, chapter 40 verse 9 to 11. O ikaw na nagsasabi ng mga mabubuting balita sa Sion, sumampa ka sa mataas sa bundok. O ikaw na nagsasabi ng mga mabubuting balita sa Jerusalem, ilakas ko ang iyong tinig na may kalakasan. Ilakas mo, huwag kang matakot sapagkat sa mga bayan ng Huda, tingnan ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na gaya ng makapangyarihan at ang kanyang kamay ay magpupuno sa kanyang ganang kanya. Narito ang kanyang gantimpala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harap niya. So natupad ba ang hulang ito kay Jesus? Ito ang sagot ni Teofilo. Natupad ayon sa patotoo ni Jesus na siya ay mabuting pastor na nagdala ng kanyang tupa sa kulungan upang sila'y gawing isang kawan. So yung darating pala na Diyos dito, sinang-ayunan niya rin na yun ay si Jesus. Yun ang si Jesus. Opo, sang-ayon din sa pasugo. Pastor Ryan? Opo, makikita po natin mga minamahal, mga kaibigan, na yung paniniwala po ng Iglesia ni Cristo ay pabago-bago. Yeah, ano po, makikita po natin yun. At nakita rin po natin na ayon po sa Biblia na ang ating Panginoong Yesus ay Mighty God. Correct, correct. Kaya nga mga kaibigan, delikado po itong doktrina ng mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo. Alam niyo kung bakit? Kasi unang-una, sabi dun sa Isaiah 9:6, no? Yung si Jesus Christ, halimbawa dito sa basahin natin tong pasugo, Enero-Pebrero 1983. Kaya nagiging paghamak sa tunay na Diyos ang pagtuturo na si Kristo ay tunay na Diyos. Kaya ang sabi naman nila, magiging parangal sa tunay na Diyos ang pagtuturo na si Kristo ay hindi tunay na Diyos o Diyos-Diyosan. Kasi pag si Kristo daw ay ang Diyos lamang daw kasi ang Ama eh. Mm-hmm. So pagka si Kristo itinuro mo daw na Diyos at hindi naman talaga siyang Diyos, nagiging siyang Diyos-Diyosan. Kaya pag sinabi si Kristo hindi tunay na Diyos, ibig sabihin hindi siya Kristo tunay na Diyos, nagiging Diyos-Diyosan siya. Yeah, yeah. Kaya lang ang problema, doon sa 1939 na pasugo nila mga kaibigan, ang nakalagay doon, ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, kundi tinatawag lamang Diyos. Mm-hmm. Eh ngayon, anong klaseng Diyos? Tunay o Diyos-Diyosan? Mm-hmm. Di ba? Kasi kung tinatawag siyang Diyos, tapos hindi tunay na Diyos, ano bang kabaligtaran ng hindi tunay? Mm-hmm. Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. So lumalabas si Kristo, pinalalabas sa kanilang pasugo ng mga iglesia ni Kristo, si Kristo po ay Diyos-Diyosan. At labag yun sa Exodus 20. Oh, ang totoo niyan, ito ulitin ko, pasugo November 1939 naman po ito, Maliwanag. Page 21. Ngunit si Kristo ay hindi tunay na Diyos, mm-hmm, kundi tinatawag lamang Diyos. So kung siya ay tinatawag lamang Diyos at hindi tunay na Diyos, eh Diyos-Diyosan siya. Mm-hmm. Ngayon, etong problema, pinasasamba sa iglesia ni Kristo si Kristo. Mm-hmm. Eh ayon sa kanila mismong pasugo, ay yung worship of false God is the worship of the devils. Eh. Mm-hmm. Pag sumamba ka sa Diyos-Diyosan, ang sinasamba mo sino? Ang Diablo, sinasamba mo. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kaya lumaliwanag dito sa kanilang mga literature, mga kaibigan, mga kasama at mga members ng iglesia ni Kristo, yung pagsamba niya kay Kristo bilang tao, at sabi na inyong pasugo, siya ay tinatawag lamang na Diyos at hindi tunay na Diyos, siya ay Diyos-Diyosan. Kaya kayo po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Mm-hmm. Maliligtas po ba kayo mga kaibigan? Ayon sa Biblia, kapag tayo sasamba sa Diyos-Diyosan, of course hindi tayo maliligtas kasi mismo dito sa inyong pasugo, September-October 1988, ay mayroon pong warning. Ang warning po ron, ang sabi po rito sa English, worship of such false gods is worship of devil. Mm-hmm. So, nag-glorify ba natin ang Panginoon? Hindi ho. Mm-hmm. Maliban na lang kung tatanggapin yun si Jesus Christ ay tunay na Diyos.